Sa pamamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts fully digital AM power stereo transmitter, ito ang DZME 1530, numero uno sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, aliw, musika at public service. DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal naming mga kababayan. Sumapit na naman tayo sa ating pinakahihintay na espiritual na programa sa daigdig ng radyo, ang Jesus Miracle Hour, na pinangungunahan ng kagalang-galang na Evangelista Wilder Estrada Almeida. Ang bawat yugto ng programang Jesus Miracle Hour ay kinapapaloban po ng mga espiritual na awiting nakapagpapasigla sa mga nanglulupay-pay na puso, mga buhay na patotoong makapagpapalakas sa inyong pananampalataya. At higit sa lahat, ang mensahe ng kaligtasan na dadalhin ng ating mangangaral sa gabing ito. Halina kayong lahat, sama-sama tayong magpuri sa Diyos sa pamamagitan ng ating pakikinig sa ating programa, Jesus Miracle Hour. Amen. Praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. At walang kang pumuli sa malagawa at tindakalansya sa buhay. Ito po malagawa po ng Jesus Miracle Hour at tinambay hatid sa inyo ng Jesus Miracle Crusade International Ministry at tinaman po ipinangunahan ng aming puminamahal ginagana ng Pastor Evangelista Will Almeida. Will Almeida na basang Pastor Lucian Almeida at ibalabit sa kami pasang matalala. Amen. Praise God. Hallelujah. At nandito sa lahat, ako na nagpapabot ko ng pinakamataas na pagkupuri, pagwalhati, pagdakal, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. And I give the all honor and respect to our dearly beloved honorable Pastor Evangelist Will Almeida, the end time loving God. And we always try to remember the blessed memories and teaching of our dearly beloved honorable son Pastor Dennis Almeida. At pagbati na rin po ng magandang gabi sa mga beloved children, the whole Almeida family, sa lahat po natin minamahal na ibig mga kapatiran, makapamanggap sa lahat po ating mga beloved radio listeners, maging sa lahat ating webcast viewers to other world. Magandang magandang gabi po. Ang ngayon araw po ng Lunes, mga inibig ko, ito po niya mahalakala kapatid sa mahalang panahon, Brother Hill Cruz, at sa lahat na ating minamating ibig ng mga kabayan, particular po yung naghanap ng katotohanan, naghanap ng kagaling ng pagdamang katugunan, mga problema sa narin, nais po na aming minamating nagkaroon, Pastor Evangelista, with the Almeida na kayo po, huwag lamang makontento, tagapakinig dito sa radio, bagos mga dalapang mismo sa aming mga balagan dito po sa Metro Manila. Every Wednesday, ating midweek service, 3:30 po tayo na hamang alas 8 po ng gabi, at araw naman po ng Biyernes, ang ating overnight prayer meeting, 8:30 ng gabi, 4:30 po naman ng Sabado, araw na ikaw, 10 to 4 po tayo habon, at yung tatlong beses na dinarawas sa KBM Ranta Sports Complex sa Air Roses Avenue, Quezon City, Malabat, Quezon, dahil ting patatap terminal, ngayon po ay Fisher Mall na. At huwag rin pong kaligtan, mga inibig ko, ating pong TV program sa PTV program sa Saturday, 10:30 po tayo hanggang alas 12 po na hatang gabi, at ang ating naman pong radio program dito po sa Radyo 1, DCMA 1530 sa inyong matalapitan Lunes hanggang Sabado, alas 12 po tayo hanggang alas 12 po na hatang gabi, at tayo nakalabis yung report sa Facebook, itay po lang po ang DCMA 1530 kHz sa YouTube, official DCMA 1530 kHz. At sa lahat po ating inibig mga kampanya ng kapag niya sa pamitan ng TV ng radio program, ang mga din na siyempre ihulog sa ating pong JMC Video Purview Brands 390-268-577-390-268-577. At ating naman pong binantila po sa ating personal house for Frank House kung 375-1148. At sa mga kusada rin pong lulunsad ng Jesus Medical State International Ministry this coming May 4 and 5 sa lugar po ng Oral ng Bataan sa ganda pong alas G's hanggang alas 3 ng hapon at yung pagsasagawa naman sa Multipurpose Gym Barangay Centro Oral ng Bataan. At sa Teresa Rizal this coming May 18 and 19 sa
Meron pong alas, alam mo lang, alas ng hapon, alas ng sigawa po sa Municipal Corporate Court, located Manuel Quezon, Barangay, Revolucion, Tierra sa Rizal. At sa dalating din pong 15th Church Anniversary, sa laga naman po ng Manolos Bulacan, May 18, alauna hanggang sa kabunang hapon, at yung Saturday, yun naman po ay alas 10 hanggang alas 6 hapon sa Opel Road, Barangay Bulihan, Manolos City. At sa May 24 and 25, alas 10 hanggang alas 6 hapon sa Bulihan Public Market, Open Gym, Tabuk, Kalinga, Bayaw. At tayo po patuloy magpuri sa ating daganit sa buhay. Amen. Praise the Lord. God bless you po. Beloved, ang nangyayari sa Diyos. Sa araw na yan. Bago pati magkapatuloy, tayo po muna mag-asip ang dumalangin sa ating daganit sa buhay. Opo, dakilang mapagpala ang banal sa langit sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Pangresus. Sa buwan ng dalangin, aming minamahal din ng Pastor Evangelista. Beloved, you're not a prophet of God. Sa pagpunan ng kumpulang kapasalamat, na yung pumalagay sa papawid, sa pagpunan o sa pagtanghal. At ang aking pong dalangin sa iyo, mahal na pangalan sa lahat ng aming minamahal at inibig ng mga radio listeners. Magay sa lahat ang aming mga viewers sa waduro at mga puno, matagal na karamdaman, mabigat na problema sa lorin, tugon yun po sa iyong kapanalan. At sa oras po tayo, sinasawala mahal. Nalang kawahin na sa sasa ng Jesus, we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. At sa ngayon po na pagbasa ng mga radio set, kaya sa kawang ito ng Jesus Miracle Hour, hatid sa inyo ng Jesus Miracle City International Ministry. At sa oras po tayo, tayo po na sa bagay na po ng mga patulok sa dito aming lalahan yung aming mga personal na kalasan kung paano po dito may pinagpala binagalubos natin ng Jesus buhay. At aking binibigay unang buong taon sa ang kapangga, blood ko, preacher barber, or Joey Mancera. Amen. At ako po'y may karamdamang ulcer, high blood, sakit sa puso. Lahat po ng bisyo ng kalalakihan meron po ako noon. Ngunit ang hinahanap ko po yung peace of mind. Wala po yan dahil problema ko po ang aking beloved wife. June of 1995, she was dying of colon cancer. May taning po siyang 4 na buwan. Ngunit, mga minamahal, ako'y nanalangin sa ating dakilang Diyos. Tama po ang banal na kasulatan. Hanapin mo siya, masusumpungan mo siya. Kumatok ka, pagbubuksan ka niya. Tumawag ka, pakikinggan ka niya. Sa isang panalangin, taimtim po na may pagpapakumbaba, tinig po ang nangusap sa akin, nagliliwanag na tinig, katulad po na isang agos po ng falls, katulad po na isang fountain of life, mga mga ko. Sabi po ng tinig, dumalo ka sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, sambahin mo ako sa Espiritu at Katotohanan, nandyan ang tunay na pastor, magtuturo, tunay na propeta, magtuturo sa iyo ng kaalaman, karunungan, at ipagkakalob ko sa iyo ang lahat ng pagpapala kung tapat kang maglilingkod sa akin. Since 1995, mga minamahal ko, sa dako ng Marikina Sports Complex, doon po ako nabautismuan sa pangalan ni Jesus. Lahat po ng mga bisyo, lahat po ng mga karamdaman, inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, maging ang aking beloved wife with my whole family. Lubos po kaming pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, physical, material, higit sa lahat, sa espiritual. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagpapasalamat, pagluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. God bless you, mga kapatid. At love you, Corporation Barjo, Mancero. At atin naman mapakinggan ang pagtunan natin, mga kapatid, Sister Tess. Game isa pa rin po sa mga milibilang pinagpala natin na kanilis sa buhay. Amen. Nakakilala po ako sa mahal na Panginoon way back year 1988. At after baptism in water, pinagaling po niya ang aking skin allergy, ang aking back pain. May part po ng sa paa ko na namamagan. Pinagaling po ito gradually ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At madalas din po akong binabangungot sa aking pagkakatulog. Nawala na rin po ito. At sa aking pong paglilingkod, year 1993, naranasan ko po ang himala ng mahal na Panginoon. Niligtas po ako sa isang snatcher kung saan po inago po yung aking bag. Ang himala po ng mahal na Panginoon, ibinalik po niya yung bag ko at wala po siyang kinuha. At nung time na yon, dahil po sa first time kong maka-experience noon, sobrang nervous po. Sa isip na lang po ako nanalangin at tinawag ko pong mahal na Panginoong Jesus sa pangunat dalayan ng ating minamahal na pastor at minamahal assistant pastor. Tunay na sinugong po ng mahal na Panginoon ang aking panalangin. Naranasan ko din po ang ma-hold up po sa FX.
Sa himala po na mahal Panginoon, na-encounter ko po ito. May kasama po akong ding dalawang kapatiran. At nung nag-declare po ito ng hold up, ang ginawa ko po, nanalangin po muli ako sa ating mahal Panginoong Jesus ng malakas. At habang ang ginagawa po niya, hinuhold up na lang po niya yung mga katabi po namin na hindi po mananampalataya. At natapos po yung hold up na yun na hindi po kami pinakialaman, wala po silang kinuha na anumang bagay sa amin. Naka-encounter din po ako ng mandurukot sa jeep. At nung nakita ko po yung aking bag, kabilaan na po yung hiwa nito, na pasigaw po ako ng hallelujah, praise the Lord. At yung katabi ko po na yun at yung katapat ko, magkasama po sila. Bigla po silang bumaba na tumatakbo pa po yung jeep. At nung tiningnan ko po yung bag ko, nakita ko po na wala po silang nakuha na kahit na anumang bagay. Nakakilala po ako sa mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless you, mga kapatid, sa pinagpanabatan niyan. At sa ating po mga banal na gawain dito po sa Metro Manila, sa araw po ng Wednesday, ating midweek service, 3:30 po tayo hanggang sa 8 ng gabi. Araw ng Biyernes, 8:30 ng gabi hanggang 4:30 po ng Biyernes. Sa araw ng Linggo, 24 po tayo ng Habon, 3:30 na Dinaraw, sa KBM Rant Sports Complex, sa Rosa, Abidjan, Kansas City. At dyan po natapos ang unang bahag ng mga kapatid, bago po tayo makapakinig ng Ebanghelong Dasam. Nadadarin po ating bilabit ng Norbert Pastor Evangelist Real Meta. Tayo po muna magpakilala ating himpilan po ng radyo. Broadcasting live sa pamamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts fully digital AM power stereo transmitter. Ito ang DZME 1530, numero uno sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, alik, musika at public service. DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Kaya sa pagkakataong ito, mga minamahal, narito po tayo sa pinakamahalagang bahagi ng ating banal na gawain, ang ating pong pakikinig ng salita ng Diyos. Dinadala po regular sa ating banal na gawain, ating minamahal, ginagalang Ebanghelista, Wilde Estrada Almeda. Tayo manalangin. May this brethren, let us pray unto the ordinary Heavenly Father to bless us all spiritually and materially and physically. Father, there is the name of Jesus. Anoint the word of God. Have mercy upon all. And bind the power of darkness. In the name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Anong one is? One is. Hindi ko maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng oneness. Si Kristo lamang ibig sabihin, si Kristo lamang. Ngunit kami, minamahal, ay Trinitarians. Magugulat kami, kayo. Kayo magugulat, kami ay mga Trinitarians. Hindi sa persona, kundi sa manifestation. Amen. Amen. Kali, basa. 1 Corinthians 8:6. To us, those who are the truth, ang nasa katotohanan. To us, there is only but one God, God the Father. Kale, read it. Ng mga taga Korinto, Kapitulo 8, versikulo 6. Ngunit sa ganang sa atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama, at buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay, at tayo'y sa Kanya, at isa lamang Panginoon, si Jesucristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, at tayo'y sa pamamagitan niya. Amen! Let pagsabi, praise the Lord! Sa atin na nasa katotohanan, isa lamang ang Diyos. Right. Sa 1 Timothy 3:16, in Tagalog, great is the mystery of godliness. God, God the Father, was manifest in the flesh. Ang Diyos, itong misteryo, God the Father, nagkatawang tao. Wala nang debate raw, wala nang debate. Basta binawala ka na ang Diyos ay nagkatawang tao. Sino yan? Amen. Sino yung nagkatawang tao? Ang Diyos na God the Father. Amen. Kung sabihin mo,
yung nandito sa lupa, Diyos din, gadisan, mayroon palang gadisan. Hindi na yung Diyos na nakitawang tao. Mayroon pala Diyos na ipanganak. Kaya nga yung iba, akala'y another Diyos yun, another God. Oh, Mary, Mother of God. Grabing blasphemy yan. Yes. Yun ang nakataga, impirno ka na! Amen! 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 Si Mary, ina ng Diyos. Ina siya ng Kristong tao. Amen. Na anak ng Diyos. Amen. Amen? Amen! Bilang Diyos, si Kristo ay God the Father. Amen. Hindi nakikita, for God is Spirit. John 8:24. Ang Diyos ay Espiritu. Hindi nakikita. Kaya si Kristo bilang tao ay hindi Diyos. Amen. Ngunit si Kristo bilang Diyos siya ay Ama. Amen. Alright? Nasa Biblian, Isaiah 9:6. Walang Jesus Christ at God the Son. Ngunit Jesus Christ as God the Father. Si Kristo ang bata ay God the Father. Nasa Isaiah 9:6. Kaya rin it. From the book of Isaiah, chapter 9, verse 6. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Amen? Amen. Ang bata na isinilang sa sataman doon sa Israel, sinabi ng Biblia, ay siya Diyos at Ama na walang katapusan. Amen. Di maliwanag? Right. Hindi tayo naghula-hula. Tayo hindi sa katotohanan. Tayo ba ng Diyos na kamagmanan ng buhay na walang gang? Yeah. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah. Hallelujah. Right. Kaya nga, terrible dito ang signs and wonders. Amen! That's right. Dito mga bulag na kakita, mga pilay na kalakad. Hallelujah! Ang mga kitongin nagsigaling. Ang mga itch nagsigaling sa pangalan ni Jesus! Amen and praise the Lord! Lahat tayo sumigaw, Hallelujah! Praise the Lord! Para tatakas ang demonyo. Sa ating magkatawa, may mga espiritu pumapasok. May kinukulam ka. Sumigaw ka ng malakas na paghiyaw. Shout unto God with a voice of triumph. Praise the Lord with gladness. Shout, Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Delikado, minamahal, kung ikay maniniwala, nag-godisan another person si Jesus, there's Jesus, another God. John 8:24, you shall die in your sins if you do not believe that I am He. Kung ikay maniniwala na kung ang God the Father, mamatay ka sa iyong kasalanan. Isaiah 43, verse 10 and 11, mamaya. Kindly read it in Tagalog. You shall die in your sins if you do not believe that I am He. You shall die in your sins. John 8:24. In the book of St. John, chapter 8, verse 24. I said therefore unto you that ye shall die in your sins. For if ye believe not that I am He, ye shall die in your sins. Amen. Isaiah 43, verse 10 and 11. Isaiah chapter 43, verses 10 and 11. Ye are my witnesses, saith the Lord, and my servant whom I have chosen, that ye may know and believe me, and understand that I am He. Before me there was no God formed, neither shall there be after me. I, even I, am the Lord, and beside me there is no Savior. Maliban sa akin, walang Diyos, sabi ng God the Father. Sabi ng I am He, sabi ng God the Father, I am He. Maliban sa akin, walang tagapagligtas. That's right. Si Kristo ay tagapagligtas. Kung magadisan, another tagapagligtas. Another Diyos. Another healer. Another Savior. Amen. Sabi ni God the Father, ako lang ang Savior. Ako lang ang tagapagligtas. Amen. Si Kristo, siya rin ang tagapagligtas. Di dalawa na. Siya ba ni, sino ba Isaiah 43 verse 10? 11, siya lang ang tagapagligtas. Ang God the Father. Bakit? Ang Diyos na Ama, nagkatawang tao. Amen. Nagkatawang tao, di tao. Amen. Bilang tao, nakikita. Yes. Bilang Diyos, hindi siya nakikita dahil siya ang God the Father. That's right. Maliwanag, ginabal? Yes. Amen. Praise the Lord.
Revelation chapter 1, verse 7, 8, 11. Makita po ninyo ang sinaksak, pinatay sa krus ng Kalbaryo ay si Jesus, si Dennis Jesus, amen. Son of God. Siya pabalik. Makita ng lahat pumatay sa kanya, nag-murder sa kanya, na mga leader ng reliyon, nagpakos sa kanya, ay makikita siya. Sinong dumarating? God the Father. Amen. God the Father. Hallelujah. Basa. God the Father. Tingnan mo. Hallelujah. Dahil ang God the Father, ang Diyos Ama, ay nagkatawang tao. Amen. Praise the Lord. Kali, read it. Revelation chapter 1, verses 7, 8, and 11. Behold, he cometh with clouds, and every eye shall see him, and they also which pierced him, and all kindreds of the earth shall wail because of him. Even so, amen. I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is, and which was, and which is to come, the Almighty. Saying, I am Alpha and Omega, the first and the last, and what thou seest, write in a book, and send it unto the seven churches which are in Asia, unto Ephesus, unto Smyrna, and unto Pergamos, and unto Thyatira, and unto Sardis, and unto Philadelphia, and unto Laodicea. Let us say, praise the Lord! Praise the Lord! Alright, Isaiah 9:6. Tagalog, minamahal. Jesus Christ bilang anak, siya ay God the Father. Siya ay God the Father dahil ang Diyos na nagkatawang tao. Kailangan paniwalaan po natin yan at ang baptism ay in the name of Jesus. Amen. Bagaman sinabi sa Matthew 28 verse 19, teach all nations and baptize them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Ghost. Pag ikaw ay nag-aral sa Bible School, ang mapag-aralan mo, hindi mag 10% ang Biblia. Pag ang Diyos ang magturo sa iyo, hindi ka nagtiwala sa tao, halos o lahat, maintindihan mo sa Biblia na pagkakapal. Hindi ako nakatungtong isang araw sa Bible School, ngunit nabasa ko Biblia from Genesis to Revelation. Hindi turo ng tao, kundi turo ng Diyos. Kaya pagpunta ko sa Amerika, yung matag 60 years old na mga pastor, si Minte, sila Pastor Siomek, UPC, founder sa pong daigdig ng Pentecostal. Mga pastor, hinanap ako for 3 days, more or less 3 days, hinanap ako upang imbitahin na mag-lecture at mag-conduct ng service sa First Pentecostal Church ng San Diego, California. Marami po mga pastor, pastor sa Spain, sa Korea, Amerika, nandoon, inaniyahan ako upang mag-lecture tungkol sa katotohanan na ating natagpuan dito sa Pilipinas. Amen! Praise the Lord! Nag-conduct ng service, minamahal. Sabi nila, 1 hour lang and 30 minutes ang service. Umabot ang more or less 4 hours. Umabot. Nagbubang Holy Spirit. At nagsabi sila, kung maaari, mag-lecture ako. Lahat sila, open forum, hanggang umaga. Nag-fasting ako ng 30 days. Kapibri ko lang. Mahina ang katawan ko. Sabi ko, aabot tayo mga more or less mga 2 to 3 o'clock in the morning. Matthew 28 verse 19. Kaili, read it. Tiyemil mahal, sinabi, bautisman ang mga tao sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Diniritso nila, min mahal, yun ang pinapangaral sa pong daigdig. Ang ibig sabihin, yun yung turo ng mga reliyon sa pong daigdig, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Yun yung turo. Tell me, kung mayroon isang katotohanan na alam ng mga reliyon, wala ni isa. Kung tama ang in the name of the Father, the Son, the Holy Ghost, tama ang God the Father, God the Son, God the Holy Ghost. Dahil yan po, turo yan ng mga reliyon galing sa Europa at ni King Nebuchadnezzar. Turo na mga papa sa Roma, yan po turo nila, God the Father, God the Son, God the Holy Ghost. Ang ibig sabihin, tama pala yung kanila. Tumatama ba ang wala sa katotohanan?
Ni sa'yo walang tama. Ang nagkatunta. Hallelujah. Praise the Lord. Lahat ay bali. Kindly read it. Matthew chapter 28 verse 19. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Verse 20. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Let me say, praise the Lord. Ang pangalan ay isa. Nag-baptize in the name of Jesus. Acts 2:38. Baptize, I baptize you in the name of Jesus. For the forgiveness of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Kindly read it. Acts 2:38. Pinamahal, baliba na lamang ang tayo mabotisman sa pangalan ni Jesus. Walang kaligtasan at buhay na walang gang. Wala, walang wala. Hindi mapatawad ang kasalanan, kaya karamdaman na bunga ng kasalanan ni kagaling sa pangalan ni Jesus. Kindly read it. Mga Gawa, Kapitulo 2, Versikulo 38. At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ipagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Lahat magsabi, praise the Lord! Amen! Praise the Lord! Bakit? Pangalan ni Jesus? Sa matalat sa Matthew 28 verse 19, sinabi, bautisman ang maniniwala sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Si Karaya, chapter 14, verse 9, darating ang panahon na pangalan ng Diyos ay isa na lang, Jesus. Kaya baptism in Jesus' name. Amen? Kindly read it. Zechariah chapter 14, verse 9, and the Lord shall be king over all the earth, and in that day shall there be one Lord, and His name one. Lahat magsabi, praise the Lord. Praise the Lord! Amen! Praise the Lord! Praise the Lord! His name one! Pakinaniwala, nandiyan ang kapangyarihan. Nandiyan ang katugunan sa ating mga panalangin. Nandiyan ang kaligtasan. Nandiyan ang Espiritu Santo. Pananampalataya, kagalingan ng karamdaman, kagalakan, kaligayahan, pagbabago ng buhay ng sinabi ng Biblia, therefore, if any man be in Christ, is a new creature, all things are passed away, behold, all things are become new. Pagkain na sa kay Kristo, lahat ay magbabago. Ang dating masamang ugali ay lilipas. For the Lord God will impart to you the spirit of power and the spirit of love and the sound mind. You'll become a real Christian, endued with power from on high. Endued by the Spirit of the living God, for it's written, a man must have the Spirit of God, a man without the Spirit of Christ, he is none of his. Yes. Nakakatakot, kailangan ang tao may Espiritu ng Diyos, ang walang Espiritu ni Kristo ay hindi kanya. Kung hindi ka kanya, kanino ka? Kay Satanas ka. Tiyakin mo na mayroon kang Espiritu ng Diyos. Malalaman mo mayroon kang Espiritu ng Diyos. For it is the Lord's Spirit that bear witness in our spirit that we are the sons and daughters of God. Amen. Pag mayroon kang Espiritu ng Diyos, mayroon kang Espiritu ng Diyos, anong nangyari? Acts 1:8, when the Holy Ghost is come upon you, He'll have power! Power! To live for God! Power! Not to succumb to the whims and caprices of the devil. To overcome the devil. To overcome sin. Hallelujah. To overcome hold-uppers, kidnappers, rapists, killers, and murderers. Your power in you. You're endowed with power from high. You can tear your serpents and scorpions and overcome the powers of the enemy. And nothing shall the enemies hurt you. Nothing shall the enemies hurt you. For you belong to the kingdom of God, the church of the living God, the Lord Jesus has promised, has said, Peter, upon this rock, I'm going to build my church. The gates of hell shall not prevail against that. Hallelujah. For the kingdom of God is not in word, but in power. In power. Kapangyarihan, hindi reliyon. Hindi reliyon, minamahal. Espiritu ng Diyos, kapangyarihan. Hallelujah.
Hindi ka kaya ng hold-upper, ng kidnapper, ng rapist killer, murderer. Nasa Mark 6:10, verse 16, 17, and 18. Preach the gospel. And those who believe will be baptized. He shall be saved from the powers of hell. Signs and wonders shall follow him that believe. Yeah. Hallelujah. In my name shall he cast out devils. Yeah. Sa pangalan ni Jesus, magpalayas ka ng demonyo. Yeah. Who can scare you? Amen. You have the creator of the universe in you. Yeah. You can cast out demons. Yes. Who can cow you? Amen. Who can blackmail you? Right. Go on. Demonyo tataka sa iyo, takot. That's right. Tao pa? Yes. Subok na. Yes. Subok na, subok. Yes. May pray ba? May bilis siya. Hallelujah. Yes. Praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Because the moment you become a child of God, because you believe the glorious gospel about the redeemed Jesus, He will tell you, my son and daughter, you serve me, you have faith in me. I give out the power against Satan, against the demons, against the rulers of the darkness of this world. Their weapons will be as nothing. Fear not, my son and daughter, my children, fear not. We have with thee. Be not dismayed, I am thy God. Hallelujah. Your enemies will be as nothing. Hallelujah. Their weapons will be as nothing. They'll hide away from you for fear of you. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Imperfect church without blemish, without wrinkles, to be raptured to heaven. Hallelujah. That Satan cannot overcome. For the Lord Jesus has promised, upon this rock, I'm going to build my church. The gates of hell shall not prevail against it. I will build my church. There are many churches of God. Iba yung sinabi, my church. Iba, maraming churches ng Diyos, mga Panginoon. Maraming churches. Mayroon Church of Smyrna, Philadelphia, Church of Episo, Macedonia, Thyatira. Maraming churches. Church of God, that's the katotohanan. Ngunit mayroon church na sinabi niya, upon this rock, I'm going to build my church. The gates of hell shall not prevail against it. Ang demonyo, impino, di magkakumailaban dito. Ito yung lumalaban kay Satanas. Walang bawat si Satanas. Alam sa pangalan ni Jesus. Talunan ang demonyo. Nung sinabi ng Malapanginoon nito, I will build my church. Mayroon na church noon eh. That's right. Sila Peter. Church of God, nandun sa Mary Magdalene. Si Virgin Mary, nandun na. Right. Nandun na mga first Church of God. Mga apostoles, nandun na. Ngunit sinabi ng Malapanginoon, I will build my church. I will. Future. Amen. Mangyari pa lang. Nakita natin, sinabi ng Malapanginoon, ang demonyo, ang impyerno, hindi magtagumpay sa church na aking itatatag. Yeah. Hindi magtagumpay. Eh bakit nagtagumpay kay Bilabid Peter? Sila napatay ng mga demonyo. Ang daming churches, pinagpapatay. Ngunit, wala pa kong naalaala na dito, na disgrasya, tunay na Kristiyano sa Jesus Miracle Christian Ministry. Wala pa! Wala kong alam. Amen! Let mong sabi, praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Why? Because we belong to the Church of the Living God that will be raptured. Na sinabi, in the twinkling of an eye, when the trumpet of God will sound, the dead in Christ shall rise first. And we, you, who are serving the Lord in faithfulness, with fear and trembling, will be caught up in the clouds to meet the Lord in the air. Sasalubog tayo, buhay! Hindi dinahan sa libingan! Hallelujah! Praise the Lord! Ang mga faithful, ito, nagpapaulang ka, nagpakabasa ka, nang dahil sa Word of God, you'll be considered a faithful child of God. You are considered righteous.
extreme sacrifice makes you perfect. Sometimes we stumble, sometimes we fall, but you have extreme love for God to the extent of you do not care whether you get wet. Kahit ano mangyari, basta papuri mo ang Panginoon, susunod ka looban. Titingnan ang Diyos yan, nakatuwiran. Hallelujah! You become perfect before the sight of God. You do is soul winning. Your feet are shod with the gospel of peace. Nang ang iyong paa, dalhin pa ka ng Ebanghilyo, magpatotoo. Every Sunday, every Wednesday, every Friday, ang kapitbahay mo, anyahan mo dumalo sa ating church, Church of the Living God. If those invited, dahil sa iyong pagsikap, napagkadala ng mga kaluluwa sa banal mga Panginoon, pag sila'y naligtas, sinabi ng Biblia, it will cover a multitude of sins. Ang mga kasalanan mong matakpan ng dahil sa iyong pagsikap. Pagpapalay ka ng Diyos, pag mayroon naligtas sa iyong pagsikap. Hallelujah! You're a soul winner! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Basahin, minamahal, sa Isaiah 52, verse 7. Kindly read it. Isaiah, Kapitulo 52, versikulo 7. Anong pagkaganda sa mga bundok ng mga paa niyong nagdadala ng mga mabuting balita na naghahayag ng kapayapaan, na nagdadala ng mga mabuting balita sa kabubuti, na nagtatanyag ng kaligtasan, na nagsasabi sa Zion, ang iyong Diyos ay nagahari. Lahat magsabi, praise the Lord! Dito, minamahal, maligtas ang tao sa pamagitan ng paniniwala sa mabuting balita. Dahil sinabi ni mga beloved Paul, sinabi ni our beloved Paul, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Amen. To those who believe, ang maniniwala lamang. Kaya hindi maniniwala, talaga wala. Wala silang Diyos. Amen. Walang saklolo, walang tutugon sa panalangin. Gospel, the power of God unto salvation, to those who believe. Salvation! Hindi lang kaligtasan sa impirno. Yung pagturo natin mga reliyon, yun ang pangako, impirno. Paano malaman totoo sinasabi? Hindi ka ba namatay? Hindi ka ba napunta sa purgatorio? Ang Diyos ay Diyos ng mga buhay. Amen. May problema ka? Lutasin ang Diyos, di mabait ang Diyos! Na malamang doon, hallelujah, may cancer ka! May tuberculosis ka! It's lahat ang uri ng karamdaman na walang pag-aas sa ospital, na bankrap ka na, pag nabatay ka, tunay ka sa impyerno. Ngunit sa katotohanan, sa Ebanghelyo ng Kristo, gagaling ka, kumain ka pa ng palataya, tatalima ka sa Ebanghelyo ng Kristo, maglingkod ka sa Diyos, gagaling ang karamdaman mo, malutas ang problema mo, akit ka pa sa langit, magmana ng buhay na walang gang. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Ito mga prueba at ebidensya na totoo ang mabuting balita, ang Ebanghelyo ni Kristo. Hindi lang kaligtasan sa karamdaman, sa impirno, kaligtasan sa mga hold-upper, mga kidnapper, mga rapist, killer, murderer, sa drug addiction, lahat ang uri ng kasamaan, maligtasan sa kamay ng Diablo kay Satanas. You overcome the devil because you are saved. You are a child of God, bound for heaven. Amen. Lahat magsabi, praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Can you read it? Mark chapter 16 verses 15 up to 18. And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. And these signs shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils. They shall speak with new tongues. They shall take up serpents. And if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. And they shall lay hands on the sick, and they shall recover. Lahat magsabi, praise the Lord. Praise the Lord! Amen! Praise the Lord! Praise the Lord! Kaya minamahal, wala tayong kalilangan. That's right. Doon sa verse 19, signs follow the preachers. Ang prima tibirin sa kapangirihan, sumama sa mga mangaralang Diyos. Nagpapatunay na ang Diyos ay kasama nila. Amen! Pagpagaling ng karamdaman, paglutas mga problema mo, nagbabago ka na, yung mga sign prima na kasama si Kristo, mahal na Panginoon, sa mga mangaral, sa mga preacher ng Diyos. Yeah.
Amen. 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 Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Verse 19. After that, there is Jesus ascended to heaven and seated at the right hand of God. Ngayon, kung ikaw hindi mo nabasa Biblia from Genesis to Revelation, buong Biblia, ang malalaman mo, mayroon pang God the Father, God, umakit sa langit, si Jesus, God the Son, kaya dalawa na sila. Holy Spirit, tatlo na sila. Ngunit sa Biblia, nakalagay, isa lang ang trono sa langit. Di magsiksikan sila sa trono. Di tatlo sila sa trono. Mag-upo sa trono, magagawa sila. Sino ang isambahin mo? God the Son, God the Father, God the Holy Ghost. Sabi ng Diyos, I am a jealous God. Ako'y siloso. That's right. Pasamba ka sa God the Son. Naku, magsilos ang God the Father. Amen. Pambihira, sambah ka na sambah sa anak ko. Anak ko lang yan eh. Anak ko lang yan eh. Anak ko lang yan. O sa Holy Spirit, pambihira, sa Holy Spirit na sumasamba, batin sa akin. Hindi alam ng Holy Spirit, Son of God, God the Father ay isa, sila lang isa, mag-isa. Hallelujah! Hallelujah! Kaya nga, isa lang ang trono sa langit! Hallelujah! Praise the Lord! Pag hindi ka niniwala diyan, wala kang kaligtasan. Kaya, basa Mark 16, verse 19. And Matthew 26, verse 64. Na yung God the Father, God, ay power, God the power. Ang Son of God, hindi God the Son. Dahil hindi makikita ang Diyos eh. Nakikita mo si Kristo. Is seated at the right hand of God. Kung si Stephen nakita, right hand. Kung ibig sabihin, sa kanan ng Ama, umupo si Kristo, paano nalaman ni Stephen na ang Diyos ay Espiritu, hindi nakikita? Paano nalaman ngayon na ang God the Father, doon umupo si Kristo sa kanan? Hindi nakikita ang Diyos. Paano nalaman na sa kanan umupo si Kristo? God is Spirit. Amen. Ang ibig pala sabihin, God, right hand is power. Amen. Right hand of power. Kindly read it. Right hand of power. Kaya wala, isang Diyos lang, si Kristo umupo na bilang God the Father. Amen. Na wala nang iyang pagkaanak ng Diyos. Hindi nakita eh. Dahil ang anak ay nakikita. Hindi yun Diyos yung nakikita. Ang hindi nakikita, yun ang Diyos. Amen? Maliwanag? Maliwanag yung mahal? Kindly read it. In the book of St. Matthew, chapter 26, verse 64, Jesus said unto him, Thou hast said, Nevertheless I say unto you, Hereafter shall ye see the Son of Man sitting on the right hand of power and coming in the clouds of heaven. Amen. Umupo na! Umupo na sa kanang kamay ng kapangyarihan. Nawala na kanyang pagkaanak. Nawala na kanyang pagkasanugan. Siya po ay nag-assume as God the Father. Amen. 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 Lahat mo sabi, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Alright. Ito ang pananggol nila. Ito ang isang sitas. Genesis 1:27-26. Sabi na, Let us make man in our own image. Let us make man in our own image. Our. Kaya marami raw sila, marami. Hindi binaba ang pagbasa. God created man in His singular, in His own image. Kaya let us make man, kaya sinabi yan doon, mga anghel. Hindi yung gadisan. Right. Dahil isa lang ang God eh, isa lang ang Diyos. Can you read it? Genesis chapter 1, verses 26 and 27. And God said, Let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and of the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. So God created man in his own image. In the image of God created he him. Male and female created he them. Let us say, praise the Lord. God. 1 Corinthians 8:6, to us in the truth, there is only but one God. 1 Corinthians 8:6, to us in the truth, there is only but one God, God the Father. Verse 27 of Genesis chapter 1, verse 27, God created man in His own image. His singular, isa. Hindi sinabi,
God created man in their own image. Kung plural yon, may God the Son, God the Holy Spirit, di sana sinabi, God created man in their own image or images. Makita po ng Holy Spirit ay God the Father. Ang Holy Spirit ay God the Father. That's right. Matthew chapter 1, verse 18. Ang Holy Spirit ay God the Father. Amen. Basa. Ang Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kapitulo 1, versikulo 18. Ang pagkapanganak nga kay Jesucristo ay ganito. Nang si Maria na kanyang ina ay mag-asawa kay Jose, bago sila magsama, ay nasumpungang siya ay nagdadalang tao sa pamagitan ng Espiritu Santo. Sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ah, dinaya. Daya tayo, dinaya. Okay ba sa English? Dahil kali. Matthew chapter 1, verse 18. Now the birth of Jesus Christ was on this wise. When, as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost. Tingnan mo ang translate, ibig tayo dayain, sa pamagitan na ng Espiritu Santo, ipinanak si Kristo. Maliwanag diyan na ang ama ni Kristo, malamang doon, ay Holy Ghost. Right. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Kagaya ng in the beginning was the Word was with God, and the Word was God, the heavens and the earth were created by Jesus Christ. Amen. Sa ibang Biblia, doctor na, adulterated, gawa ng tao na puno ng Espiritu ng walang katotohanan. Amen. Sa pamagitan, through Him. Hindi na siya. Samantala, sa katotohanan, siya mismo ang gumawa ng langit at lupa, si Kristo! Amen! Praise the Lord! Kaya magdaraya, yung nag-translate ang Biblia. Magdaraya, maraming magdaraya sa buong daigdig. Nagpadaya sa kay Satanas. Amen. Genesis, rather, John 1, 1, 1, 10, 1, 6, 1, 12. Kindly. In the book of St. John, chapter 1, verse 1, 3, and 10. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Verse 3. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. Verse 10. He was in the world, and the world was made by heaven Him. Man, the Word was God. The Word created the heavens and the earth. Amen. Si Kristo ang salita. Siya nagkatawang tao. Sa verse 12, ang Word, ang Verbo, ay nagkatawang tao. Siya gumawa ng langit at lupa. Amen? Praise the Lord. Wala pang daigdig, siya gumawa yung Word. Paano yung Ganisan? 2,000 lang ang edad. Yung Ganisan, kung Ganisan nga yan, si Kristo bilang tao, 2,000 tao lang edad. Samantala, sinabi, si Kristo gumawa ng langit at lupa. Kaya siya nga ang God the Father. Amen! Maliwanag! Amen! Lita si singing song, come to Jesus! Hallelujah! Habang mag-marcha kayo, this is, lita singing song, march forward! Habang kayo mag-marcha, gagaling na kayo ng mahal, come to the front, hallelujah, praise the Lord! Lita si song of faith! As such a God, march forward! The power of Jesus' name, our sons of God, our soul, our Jesus, and ever sing, hallelujah, sons of God, our soul, oh, we are more than conquerors to say, our sons of God. Minamahal aking mga ginigiling, minamahal mga kababayan sa buong Pilipinas, nagkalat sa buong daigdig, nandito sa Bonham Park, tanggapin mo at yung mapatunay sa sarili, natanggap mo ang kaligtasan galing sa malapang naon dahil sinabi niya, ako ang buhay, ako ang daan, at ako ang katotohanan.
I am the way, the truth, and the life. Sabi ng mabait na Panginoon Jesus, siyang buhay. Tanggapin mo siya ng taas puso. Taas puso mo, paglingkuran siya, sabihin mo, kahit ngayon din, ang mga karamdaman niyo tatakas sa pangalan ni Jesus. Praise the Lord, hallelujah. Mangako ka na maglilingkod sa babaita Diyos dahil ang layunin ng babaita Diyos sa mga krusada. Hindi lamang gagaling ang karamdaman mo, kundi lutasin ang mga problema mo, maguhin ka upang karapat dapat ka umakit sa langit magmana ng buhay na walang hanggan. Maglilingkod ka sa malapang noon dahil ayaw mo ng apoy ng impyerno. Ayaw mo ng lake of fire. So that you have to serve God. For those who do not serve God in thankfulness and joyfulness, they will perish in the fires of hell. Grabe yun, mahal, totoo yan? Amen. Kung gano'ng katotoo ang cancer ninyo, leukemia, TB, diabetes, AIDS, blindness, lahat ko rin ang karamdaman na wala ng pag-asa, pruibal yan ng impirno dahil ang karamdaman ay bunga ng kasalanan. May kabayaran ang kasalanan, ang impirno at karagatang tangapoy. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Kaya lahat ng nasa television sa mga bahay, tanggapin ang malapang noon. Dito binmahal, tanggapin, tas ang kamay. Sumunod sa panalangin ng taas puso. Mahalang Panginoon, ako'y nanampalataya sa iyo. Tinatanggap kita, aking sariling tagapagligtas. Mahalang Panginoon, ako'y nagsisisi sa lahat ng aking makasalanan. Ibig ko maging tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa, at katotohanan. Anak ng mabait na Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Mahalang Panginoon, iligtas mo pa ako sa pong aking mamahal sa buhay sa pangalan ni Jesus. Those of you, my dear fellow countrymen, in your homes with your televisions, sa inyong mga television, sa bahay ninyo minamahal, sa ibang mga probinsya, those of you, my dear peoples of the world, in other countries of the world, receive our dear Jesus as your Savior. It can be proven without doubt that you have received the blessing from God if you believe, because if you are sick of cancer, leukemia, AIDS, whatever incurable sickness and disease you have, if you are sincere, if you believe, your sins are forgiven, your sicknesses are healed, will be healed in the name of Jesus. If the Lord God is convinced that you are going to serve Him, even right now, your incurable sicknesses and diseases will be healed in the name of Jesus. If you will attend and receive faith from God, our loving God, for faith cometh by hearing, and hearing by the word of God, Romans 10:17. If you attend and hear the word of God, our loving God will impart to you faith in Him, love for Him, Holy Spirit, and the fruit of the Spirit, and the gift of the Spirit. You will cry with tears of joy and thankfulness that the gospel is real. You will become a real Christian, child of God, bound for heaven. Prepare to receive. Join this prayer, my dear peoples of the world. You say, dearest Jesus, I believe in thee. Come into my heart. I need thee as my Savior. Forgive my sins. See me, Lord, and all my loved ones. Forgive our sins. Make us your sons and daughters. Cause us to serve thee. Father, dearest, I pray, in the name of my dearest Jesus, save us, O Lord, and all my loved ones. Father, dearest, I pray,
In Jesus' name, in the name of my dear Jesus, amen and amen. Those of you in your homes with your televisions throughout the world, touch your TV screen. Have faith in God. Cast it out in the name of Jesus. Mention the names of your sickness and diseases. Touch your hand. Lay your hand on your head and your other hand on your TV screen. Ang magkamay ninyo sa iyong makaramdaman, ang isang kamay sa ulo ninyo. Palayasin ang demonyo ng karamdaman, lahat ng kauli ng karamdaman, cancer, leukemia, TB, diabetes, ulcer, AIDS, leprosy, blindness, paralysis, heart disease, all forms of diseases, cast it out in the name of Jesus. You say, demons of cancer, leukemia, TB, diabetes, leprosy, AIDS, blindness, heart disease, hallelujah, paralysis, hallelujah, goiter, appendicitis, cancer, cast out, cast out, cast out, in the name of Jesus, cast out, in the name of Jesus, be healed, I'm healed, in Jesus' name, demons of drug addiction, cast out, in the name of Jesus, hallelujah, hallelujah, be healed, in Jesus' name, amen and amen, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, if you can jump in your homes, throughout the world and here, raise your hands as a token of your faith in God. At the top of our voices, be sincere, shout at the top of our voices as we jump three times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Let us clap our hands to this Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Shout, hallelujah, praise the Lord. Thank you, dearest Jesus. Thank you, dearest Jesus. I love you, my dearest Jesus. Clap your hands now, dearest Jesus. Those who were healed. Only those who were healed. Before and today, with our prayer to our loving God, you were healed by our loving God. Only those who were healed should raise their hands. Raise your hands if you're healed. Raise your hands. My dearest peoples of the world, our brethren here at the Bornham Park, Baguio City, it's raining here. It's very cold. But you see, they're here. They listen to the word of life, word of God. I ask them, if you are healed, raise your hands. All of them raise their hands. But you cannot see them because they have umbrellas. They have umbrellas. But I know in your homes with your televisions, you are healed in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. 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 Those who were healed, let us jump. Bilang testigo sa buong daigdig, as a witness to the world that you're healed, that our loving God is real. Totoo ating Diyos. Let us jump. Shout hallelujah. Jump. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Thank you, dear Jesus. Thank you, dear Jesus. Thank you, dear Jesus. Thank you, dear Jesus. Well, we love you so much from the bottom of our hearts, but our dear Jesus loves you more. Minimal, our beloved pastora, my dearest wife, sweetheart. God bless you, sweetheart. Lahat po masabing, praise the Lord.
Purihin ang mahal na Panginoon, maminamahal. Maraming salamat po sa ating mahal na Panginoon. Muli po ay abang lingkod ay patuloy nagpupulit, nagpapasalamat sa natapos mo natin at tatlong araw na gawain dito sa Burnham Park, Baguio City. Kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Lahat po na manaligtas sa ating mga kababayan dito sa Baguio City, maging sa lahat po ng pinagaling na mahal na Panginoon. Pagpalain po tayong lahat ng mahal na Panginoon. Sa mga tinawa, minamahal naming mga kababayan, televiewers, ang pag-iingat, pagpapala at mayamang biyaya ng Diyos sa mga ating lahat sa araw na ito hanggang sa muli nating pagkikita. God bless you, brethren. We love you in the Lord. Amen. God bless you po, beloved honorable pastor and bachelor alman na sa mga napakagandang ibanghin ng kaligtasan. Ating mabalagay mga inibig ko, regular po tayo ng mga rounds. Ito po sa mga tamarang nila every Wednesday, 3:30 po tayo ng habang alas 8 ng gabi. Araw po ng Biyernes, 8:30 ng gabi, 4:30 po ng maranas ng Habano. At araw naman po ng Linggo, 10:24 po tayo ng habang at itatlong best na din rounds sa KB Amarante Sports Complex sa Eroses Avenue, Kansas City, malapit mo yung sila ating Pantaco. Terminal ng PPCR mo na. At ang ating naman pong TV program sa PTV po every Saturday, 10:30 po tayo hanggang alas 12 po naman po ng ating gabi. At ating naman pong TV program sa PTV4, 10:30 hanggang alas 12. At ating naman pong mga kabayan, nagamitan po ng pagkabarbiya sa pamamagitan ng TV radio program. Ang inyong mga donasyon, pwede ihulog sa ating pong JMC Video Purple Bronze, 390-268-577, 390-268-577. At ating telephone number sa ating pastoral house for praying counseling, 375-1148, 375-1148. At loobin po natin, takalang Diyos na mga sagunan, ito pa rin pong oras at impila muli tayo magkakapilin sa papawidu at subalit man sa matala. Sa po nandala lang po namin minamating na gano'n pa sa ibang ilista. Wala namin kami pa sa matala nagpapangalam. We love you so much, but our dear Jesus loves you more. And more and good night. If you feel so all alone and your house is not a home, you need someone. If it seems life isn't fair, wake up, the morning's over. Ikaw ba'y may mga karanasan sa pag-ibig? Nakaka-relate ka ba sa mga saya at kasawi ang dala ng pag-ibig? Oh, no!